Hello, panibagong topic naman tayo ngayon. As you can see here on your screen, meron tayong highway plan. And sa pagdidesign ng highway plan, kakailanganin natin yung data na nakuha ng mga surveyor in order for us to design the road. Ngayon, yung data na yun na ginawa o nakuha ng mga surveyor, yun ang magsisilbing reference points and lines sa ating gagawin na road. Alin ba yan dito sa plan na to? As you can see here, okay, meron tayong line sa gitna ng road, straight line. Okay. And up to there. Then, another line punta doon. And another line here. Okay. And another line there. Okay. So, sa road na to, meron tayong four straight lines. And base din sa plan, parang trinaject niya yung center line ng road. So, actually, hindi nauuna yung road. Yung road natin, ang binasihan niya ay yung nakuha dun sa preliminary survey na kinandak ng mga surveyor. Ngayon, anong tawag sa mga lines na to that serve as the reference points and the reference distances of road design? So, ang tawag doon sa reference data na yun ay traverse. So, a traverse consist of an interconnected series of lines, which is called the courses, running between a series of points on the ground called the stations. So, kung makita nyo dito, so yung stationing natin dito, yung station natin dito is this one, that one, that one. Or kumbaga, sa isang traverse, yun yung mga points of intersection nung mga lines natin. So, that will serve as a traverse station. So, ito ngayon ang mga gamit ng, o mga examples ng traverse. We have an open traverse, which is usually used in road design. Then, we have a closed or loop traverse. Ito naman, ginagamit ito sa lot measurement. Okay? Or sa pag ano sa paggawa ng plano na kinakailangan ng ano ng lot area. So, how do we measure a traverse? So, the length of each course is recorded as a separate distance and the courses are identified by the station labels. Kunyari, station A to B, station B to C. So, yung kada point na yun, nalalagyan ng instrument natin, will serve as a station at ang tawag dun sa length o full length in between those station could be labeled as the either the two letters or yung two numbers. Loop traverses should generally be traversed or measured in a counterclockwise direction. Okay? Usually, ang ginagamit nating direction sa pagsusukat ng loop traverse ay pa-counterclockwise. So, pag ganito dapat. Okay? Ganyan dapat yung direction kapag loop traverse. And, field angles of a traverse should be measured clockwise to the right and from the back direction or the back side of the preceding course to the forward direction. So, kung magsusukat ka naman ng angle between two stations, kunyari, ito, meron tayong station A, station B, station C. Okay, nandito ngayon yung instrument mo. Tapos, i-read mo yung angle. Okay, yung angle between the two traverse. So, dapat pa-clockwise naman ang pagsukat mo from the back direction of the instrument o yung tinatawag nating backside papunta doon sa foresight o yung sumunod na station mo. So,
Ganyan ang pagsukat ng angle. So, kapag loop traverse, hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng ano, ng error. Kasi yun nga, due to other reasons na nasabi natin dun sa ano, error in measurement. It could be human error, instrument error, or anything else. That when we try to check the data, when we plot it, merong error of closure na mangyayari. Na supposedly, tama naman yung sukat, chinek mo naman yung sukat mo, but when you tabulate your data, hindi nag-coincide yung final station mo dun sa preliminary station mo o yung station A mo. So di ba kapag loop traverse, di ba dapat kapag kinumpute mo yan, babalik ka rin din dun sa station A. Kaya, at the end of your survey, kapag na-find out mo na hindi nag-close yung traverse mo, dapat i-correct natin yun. So, how do we correct a loop traverse that has an error of closure? The first step is to compute the angular error and adjust the angles. So we take the sum of the interior angles in any loop traverse and must be equal to n minus 2 times 180 degrees. O ito yung formula for the sum of the interior angles. So dyan pa lang ma-identify na natin na may error of closure kapag hindi nag-equate yung ating sum of interior angles dun sa sinurvey natin. Dito sa formula na n minus 2 times 180 degrees. Then, compute the total angular error and compute the error per angle. So, that error or the total angular error natin dun sa sum of the interior angles, i-distribute natin yan ngayon dun sa lahat ng interior angles by simply dividing the total angular error to the number of interior angles. And lahat ng error na per angle na yon ay i-adjust natin or i-correct natin dun sa lahat. Okay. Next, number 2, compute the course bearings or azimuths. So, na-discuss na natin yan sa previous lecture, ang pag-compute ng course bearing and azimuth. Number 3, compute the course latitudes and departure. Tawag sa latitude ay yung y component ng line in a rectangular coordinate system. Departure naman siya yung x component ng line o yung course natin sa rectangular coordinate system. So, to compute the latitude, formula is L cosine beta and departure is L sine beta. Example, ito yung ano natin, ito yung ating course AB. Okay? So, di ba ang ating bearing, so ang beta pala natin siya yung bearing angle. Ang bearing, di ba, ang reference direction natin for the bearing is either from the north or south. So, kung ito yung north direction, example, at ito yung bearing angle mo. So, ang kanyang x component, which is this one, this direction, going to the right, is equivalent to L sine beta, which x component is the departure. While the y component naman, which is this one, upward direction, siya naman yung, ano, siya naman yung ating latitude. Kaya, ganyan yung formula for the latitude and departure. Next, number 4, bago tayo mag number 4, in computing the latitudes and departure pala, meron tayong sign conventions na ginagamit depende sa kung ano direction na meron tayo dun sa bearing dun sa course na yun. So, alam naman natin ang direction for north direction, going upward is positive, going downward is negative, going to the east is positive, going to the right, and going to the left is negative. So, kung ang course natin
time may direction na going to the to upper right, kagaya nito. Okay, direction A to B, ang latitude niya ay positive, departure is positive. Kapag ganito naman, C to D, ganitong direction, going to the right, okay, downward to the right, the latitude is negative, departure is positive. G to H, ganyang direction, okay, going to the left, going down to the left. So, latitude is negative, departure is negative, and I to J, latitude is positive, and departure is negative. So, madali lang tandaan, pag upward, ang latitude mo ay positive, kapag downward, ang latitude mo ay negative, kapag going to the right, departure is positive, going to the left, departure is negative. Determine the error of closure and accuracy. To compute the error of closure, okay, we use Pythagorean theorem, where we take the square root of the sum or sum of the squares of summation of latitude and summation of departure. So, consider natin dito yung sign nung latitude natin, kung positive or negative, and ganun din sa departure. And compute the relative accuracy. So, ito magdedetermine kung gano'ng ka-accurate yung pagsukat mo. Using this formula, 1 is to P over EC, where P is the total traverse length or the perimeter. Number 5, adjust course latitudes and departure. Ito ang dalawang solution na gagamitin natin sa pag-adjust ng course latitude and departure. So, since merong error of closure na nangyari dun sa sinurvey mo, so, kailangan natin i-adjust yung latitudes and departure natin. Kasi kapag tinotal natin yon yung latitude and departure na merong error of closure, yun nga, hindi siya magsisiro. Kapag nag-zero na ang sum of latitudes and departure, tsaka lang yun masasabi natin na correct na siya. Ito ang pang-correct natin na solutions. The compass rule and the transit rule. The compass rule, ito ang formula. Since correction, we put the negative sign and the sum of the latitude over the perimeter times L. Or, for the departure, ganun lang din, sum of the departures to be divided by the perimeter of the traverse times L, where P is the perimeter of the traverse and L is the length of a particular course. So, itong correction na to, itong solution na to, ito ang correction for a particular course only. So, kung hahanapin ko kunyari yung course A to B, so dapat ang gagamitin kong L doon ay yung length lang ng A to B. And yun lang ang mahanap kong correction for the latitude for that particular course. Same way with the departure. Then, after adjusting the latitude and departure, okay, pwede rin nating gamitin ang transit rule. So, depende kung anong i-specify dun sa problem kung gagamit ng compass rule or transit rule, yun ang sundin nyo. Kapag transit rule naman, ito ang formula niya, the sum of the latitude to be divided by the sum of the absolute values of latitude times the latitude for that particular course. Sa departure, ganun lang din. Sum, the negative sum of departures to be divided by the sum of the absolute values of each departures times the departure for that particular course. So, yun nga, kapag na-adjust na natin yung latitudes and departure using either compass rule or transit rule, we can now compute the station coordinates for the succeeding stations by simply adding
the computed adjusted latitudes and departure and adding it to the given coordinates, which is called in terms of northings and eastings. Northings, lahat ng value along the latitude or along the y-axis, and eastings naman lahat ng value or coordinates natin along the x-axis. So, kung kinukompute natin yung northings and eastings of station 2, just add the adjusted latitude dun sa station 1 na northings. Sa eastings naman, add natin yung departure or adjusted departure sa course 1 to 2 dun sa eastings nung station 1. So, ganun lang yung proseso ng pag-adjust ng isang closed traverse na mayroong error of closure. Now, we can solve now here in this sample problem ng isang survey data na mayroong error of closure. So, ito ang ating closed traverse ngayon. So, ang first step is to adjust the angles. Anong gagawin natin sa angle adjustment? Take the sum first of all the interior angles. So, by the way, dito sa ano natin, dito sa lecture na to, mas maganda na meron kayong hard copy nung ano na to, ng lecture na to, so that makasunod kayo dito sa video lecture. Habang sinosolve natin, nakikita nyo na separate sheet of paper yung solution para madaling sundan. Pero by the way, kung wala, kung hindi kayo makapag-print, okay lang. Sa pagsusolve pala ng closed traverse, mas maganda na i-present natin ang ating answers in a tabular form so that our answers should be organized and easier to understand. So, add all the interior angles. So, sinulat ko na dito sa table yung lahat ng ating interior angles. So, add lang natin siya at i-check natin if talagang merong error dun sa ating interior angles first. So, take the sum. 64 53 30 plus 206 35 15 then 64 21 15 add 107 33 45. Okay, meron pa 96 38 45 equals 540 to 30. Okay. 540 degrees, 2 minutes and 30 seconds. Check natin sa formula na n minus 2 times 180. Total number of sides is 1, 2, 3, 4, 5. 5 minus 2 times 180 or 3 times 180. Easy. Times 180. Enter. 540. So, dapat 540 degrees ang ating total angle. Total interior angle. So, sobra yung ating interior angle. So, we take the difference. Okay? The error is, subtract the total number of interior angles dun sa sinurvey natin. Okay? Sa true angle na 540 degrees. So, may error tayo na 2 minutes and 30 seconds positive. So, i-distribute natin yung error na yan dito sa kada angle natin by simply adding the or simply dividing the error. But
para gawin na natin correction, we take the negative value of that error. Kaya, ang correction natin is 2 minutes, negative 2 minutes, 30 seconds. So, that's the total correction for all the interior angles. Then, for the correction per angle, we divide it by the total number of sides, which is 5. Divide natin sa 5, 2 minutes, 0 degrees, 2 minutes and 30 seconds divided by 5, 30 seconds, okay, 30 seconds, negative. So, ibig sabihin, meron tayong isusubtract na 30 seconds. 30 seconds sa kada angle. Okay. So, subtract natin yung 30 seconds sa lahat ng yan. Okay. We'll have 64 degrees, 53 minutes. Okay. So, calculator. 206. Sige. 206 degrees, 34 minutes and 45 seconds, 64 degrees, 20 minutes, 45, 107 degrees, 33 minutes and 15 seconds. Next, 96 degrees, 38 minutes and 15 seconds. Then, dun sa ating adjusted angles, check natin by adding all the interior angles. 64 53 plus 206, 34, 45, and 64, 20, 45, 107, 33, 15, sorry, 33, 15, and 96, 38, 15. So, correct. 540 degrees na siya. Tapos na tayo sa step 1. We find the... we adjust all the interior angles. Step 2. Compute the course bearings or azimuth. So, base dun sa figure natin, okay, dun sa traverse na given, ay... meron na tayong given or reference bearing for station A and B. Kasi yun yung unang bearing nung nagsukat siya dun sa station A. So, given na siya. Ang goal natin, hanapin yung bearing and azimuth ng course B to C, C to D, D to E, and back to E going A. So, gagawin natin, okay, magpo-focus tayo sa kada station. Okay. At bago ang lahat ay papalitan na natin yung lahat ng interior angles dun sa ating closed traverse nung na-compute natin adjusted interior angles. So, ito yun ngayon. Ito na yung 64 degrees, 53 minutes, 206, 34, 45, 64 degrees, 20 minutes, 45 minutes, 107 degrees, 33 minutes, 15 seconds. And yung pang station E, 96 degrees, 38 minutes, and 15 seconds. So, palitan lahat ng adjusted interior angles. Then, tsaka na tayo maghanap ng bearing and
azimuth. So let's focus here on station B. So lalagay lang tayo ng x and y axis kung saan yun yung magiging reference natin for the directions north, south, west, east. Okay. Again, gagamitin natin yung bearing dun sa previous na station for station A, which is already given 79 degrees 49 minutes. Alin yan dito? Ang 49 degrees. Kung ito yung x and y axis mo, ito yan. Okay. Ang angle na yan ay 79 degrees 49 minutes. South going west. So, ang reverse equivalent angle niya o bearing niya ay itong direction na to. Okay? Kaya, ang 79 degrees, 49 minutes, ito yan. So, for course BC, ang direction niya ay ano? Going north-west. Siyempre, ang reference direction natin is from north. Lagyan na natin nung say color blue. Okay. So, yan. So, yan dapat ang angle na makukuha natin sa bearing for course BC. So, base sa mga given angle, we have 79 degrees, 49 minutes at yung interior angle natin na 206 degrees, 34 minutes, 45 seconds. So, base sa mga angle, kung gusto natin mahanap yung angle na to, diba, kapag in-add natin silang lahat, makaka-form tayo ng 360 degree angle. So, just subtract the other angles to 360 degrees in order for us to determine the bearing. So, 79 degrees, 49 minutes, minus 206 degrees, 34 minutes, 45. That's for course BC na bearing. Okay? Kaya, subtract na natin using our calculator. Yeah, 360 minus 79 degrees, 49 minus 206, 34, 45 equals. So, click lang natin to para naka-degrees, minutes, seconds. 36 minutes and 15 seconds. Direction, north, going west. That's the bearing. For the azimuth, okay. So, dito, let's say, dito sa problem na to, ang lahat ng azimuth natin ay reckoned from north. Okay? Galing sa north. So, dito lang naman. So, dito sa problem na to, kunyari, in-specify, all reckoned from north, lahat ng azimuth. So, if we're going to compute the azimuth from reckoned from north, itong angle na yan, total angle na yan hanggang dito. So, azimuth for course BC, azimuth is equals to what? May 79 degrees na tayo at may 206 degrees. Add lang natin yun. Yun na yung total ano azimuth niya. 79 degrees, 49 minutes plus 206 degrees. 34 minutes and 45 seconds. So, yan. Add lang natin. 79, 49, and 206, 34, and 45. Walang addition. Okay. 286, 23, 45 minutes. That's the azimuth for course
BC. So, sulat na lang natin yan dun, dito sa table natin, okay? For the bearing for course BC north. Okay, zoom in. 73, I think tika siya. Sige, mamaya na lang. Magsusulat tayo ng summary no lahat ng bearing and azimuth. So, focus muna tayo dito sa course station C. For station C, okay, given na yung bearing ng course BC, gagamitin natin yan. Pang lahat, lagay tayo ng X and Y axis dun sa ano natin, station na yun. West, East. Then, okay, i-copy natin yung bearing nitong course BC, yung reverse bearing niya, which is nasaan pala? Nandito yan. Nandito siya, north going west, dito sa kabila, south going east. Yan. Ang reverse equivalent bearing niya na, okay, dito kailalagay yung angle, 73 degrees, 36 minutes, and 15 seconds. Hanggang dyan lang. So, kung pinapahanap dito ay yung angle na ano, angle na ay yung bearing ng course C to D, which is ito, south going east, maglalagay tayo. Okay, yan ito. Green ulit. Itong angle na yan. Yan. Yan ang angle natin for course CD para sa bearing galing sa south. Kaya, to compute that angle, meron na tayong given na bearing dun sa course CD at BC. At meron tayong interior angle, yung adjusted interior angle dun sa angle, dun sa station C. Ngayon, base sa nakikita nyo, para makuha natin yung angle na yan, susubtract lang natin itong blue angle dun sa interior angle natin ng station C. So, dito ko na rin ulit isusulat yung solution. So, zoom in. Yan. We have for the course CD, the bearing is equals to 73 degrees, 36 minutes, 15 seconds, minus 64 degrees, 20 minutes, 45 seconds. So, yan ang bearing for CD. Okay. 73, 36, 15, minus 64, 20, 45. Okay, 9:15:30 and 30 minutes. Direction south going east. For the azimuth CD azimuth. Okay. Diba clockwise direction galing sa north? Okay, since galing sa north na tayo, lahat na galing sa north. Recon from north. Ganyan, clockwise direction. So, ano ang angle natin? Paano natin makompute yung angle na yan? So, kung meron na tayong angle for the bearing na 9 degrees, 15 minutes, okay, 30 seconds. Sulat ko lang ulit dito, 9 degrees, 15 minutes, 30 seconds. So, kung isubtract lang natin yan, ang angle na yan, dito sa total angle of 180 degrees, di ba, ang makukuha lang natin ay, ang makukuha lang natin ay, ang azimuth natin hanggang dito lang sa course CD. So, ang
pag sinubtract natin sa 180 degrees itong angle na to, makukuha natin yung kanyang azimuth. Kaya 180 degrees minus 9 degrees 15 minutes 30 seconds, yun na. Yun na. 180 degrees minus answer is 170 44 30 44 minutes 30 seconds. That's the azimuth. Next, course DE. For course DE, ganun ulit, same procedure. Okay, lagay ulit tayo. So, ng X and Y axis. Okay, north, south, west, east. So, pasensya na, hindi straight. Pero okay na. Nakuha na natin yung bearing dun sa course CD. Ang reverse, reverse bearing niya ay nandito yan. Okay. Yan ang reverse bearing niya na 9:15. Okay. 9:15:30. Ngayon, ang hahanapin naman natin na angle ay ito. Okay? Siyempre mas malapit sa south direction yung course DE o yung line DE. Yan. Kaya, yan ang angle na kukunin natin para sa bearing niya. So, base sa mga given na angle, alin ulit ang gagamitin natin in order for us to compute? Ano ulit ang isosolve natin? Paano natin siya isosolve? So, meron tayong interior angle, meron tayong yung bearing, reverse bearing, at itong required. So, gawin natin, kung meron tayong interior angle at isinubtract natin yung reverse bearing dun sa course CD, di ba, ang matitira na lang ay angle na ito. Where, this angle is a supplement for this angle that will be used for the bearing. So, supplementary angle sila. Kaya, ang gagawin natin, subtract muna natin yung 107 degrees 33 minutes 15 seconds minus 9 degrees 15 minutes 30 seconds. Then, yung sagot dun, isusubtract natin sa 180 degrees. Kaya, ang solution natin, 180 degrees minus the quantity of the difference of the interior angle at yung angle dun sa bearing ng C2D. So, the bearing for D2E, ito na yun. Okay. Compute. One eighty minus the quantity of 107 33 15 minus 9 degrees 15 30. Okay, close parenthesis equals 81 degrees 42 minutes 15. 42 15 seconds. Direction south going east. Yun na. For the azimuth galing sa north. Okay, galing sa north hanggang dito lang. To compute that, diba yung difference lang ulit nung azimuth ay yung interior angle at yung bearing ng CD. Kaya azimuth ng DE is 107 degrees 33 minutes
15 seconds minus 9 degrees 15 minutes and 30 seconds and compute. Erase na lang natin yung 180 dito. Equals 98 17 45. That's the answer. Okay. Next, station E na tayo. Ah, sorry. Station E. Station E, gawa ulit tayo ng X and Y axis. Lagay ulit. Yan. North, south, west, east. Yung angle natin dun sa bearing ng D2E, reverse. Okay, ang reverse bearing niya ay nandito. Exage ko lang, which is equivalent to 81 degrees 42 minutes and 15 seconds. Yan yan. So required bearing naman ng E to A, which is this one. Okay, ito yun. Kasi mas malapit siya sa north. So, yan ang hahanapin nating angle. So, base sa given ulit ng mga interior angles at bearing, paano natin ito makukumpute? Kung meron tayong given na interior angle na 96 degrees, kapag sinubtract natin itong 81 degrees, okay, sige, erase ko ito. Masyadong exaggerated yung drawing ng angle. Pero ang angle ng 81 degrees ay hanggang ganito lang yan. Okay? Ito yan. Yung color blue. So, pag sinubtract natin yung dalawang angle, di ba, matitira ito. Which is, yun na rin yung angle para sa bearing ng EA. So, for EA bearing, we have 96 degrees 38 minutes 15 seconds minus 81 degrees 42 minutes and 15 seconds is equals to, okay, 96 38 15 minus 81 42 15 14 56. Okay, 14 degrees, 56 minutes. Direction north, going east. Yan ang sagot. Azimuth for EA. Galing north, yun na rin. Same lang. 56. Erase. Minutes. Ayan. So, yan ang sagot sa lahat ng bearing and azimuth for all courses. So, kung gusto mo pa rin i-check, okay, gamitin mo yung angle na 14 degrees, okay, 14 degrees, 56 minutes, at gusto mong hanapin yung angle para sa course AB. Gagamitin natin yun to check lang, 14 degrees, 56 minutes, tama, 14 degrees, 56 minutes, at ito ang aanapin ko naman, okay, ito, itong angle na to, kasi, ay hindi, ang mas malapit pala siya sa south. Ang angle na to ang kailangan ko para sa course AB. So, i-add ko lang yung dalawang angle, to check lang naman to. For A to B bearing, add lang natin yung 14 degrees 56 minutes sa 64 degrees 53 minutes. Dapat mag-equal siya dun sa given na bearing natin for AB. Okay. Sige.
14 degrees 56 plus 64 53 equals to 79 and 49. Tama. So pag ganun na, we can proceed to the next step. But first, tabulate lang natin tong lahat ng nakuha nating bearing and azimuth dito sa solution natin. Okay? Ito na ngayon yung table na ng lahat ng bearing and azimuth sa lahat ng courses. So, the next step is to compute the latitude and departures for each course. So, compute na natin. To recall the formula for the latitude and departure, we have latitude is equals to L, o yung length or distance for that course, times cosine beta, or yung bearing. For the departure naman, L sine beta. So, sulat natin lahat ng solution. Okay. For course AB, course AB, we have latitude ng AB. Latitude is equals to the length 210.634 cosine, yung angle dun sa bearing 79 degrees 49 minutes. For departure naman, okay, 210.634 sine 79 degrees 49 minutes. No? Compute sa calculator. 210.634 cosine 79 49 equals to yan. So dito mas maganda na mahirap naman kasi kung idedirekta natin lahat ng computation natin sa calculator. Kaya magra-round off na tayo dito. So I suggest at least 4 decimal places ang rounding off natin dito. Okay. For the latitude, 37.2398 meters. Okay. Next, sine naman. Sine is 207.3159 meters. Okay. So unit nat sine natin. Course AB is south going west. South is downward negative para sa latitude, pero ang west going to the left also negative. Okay. So, rewrite. Latitude negative 37.2398 and negative 207.3159. Next, for course BC. BC latitude is equals to 187.820 cosine 73 degrees 36 minutes 15 seconds. BC departure 187.820 sine 73 degrees 36 minutes 15 seconds. Ayan. One eighty seven point
cosine. 73, 36, 15. Yan. 53.0162. 0163. And for departure, lagyan natin ng sine. Yan, 180.1822. Direction ng BC natin, BC, north going west. North is positive para sa latitude, departure west, negative. Okay. CD. CD, latitude, CD, departure. Latitude, 206.698 cosine 9 degrees 15 30 206.698 sine 9 degrees 15 30 206.698 cosine 9 15 15 30 equals to 204.0053 and sine 33.2548 meters. Sine ng CD. CD is south is negative para sa latitude and para sa departure going east positive. Yan. DE. DE. DE latitude, DE departure, 296.116 cosine, 81.42.15 sine, 81.42.15 296.116 cosine 81.42.15 42.7249 and sine is 293.0175 meters. Direction is south going east ulit. South negative for latitude, east positive. Last, E to A. E to A latitude, E to A departure. Okay. 238.817 cosine 1456 compute. Compute natin 238.817 cosine 1456 230.7
7513. 7513 meters. And para sa departure sign, 61.45419. Okay. Sign convention natin, north going east, north positive. East go positive. So, yan yung lahat ng latitude and departure natin sa lahat ng course. So, table na natin siya. So, yan na ngayon yung table natin para sa latitude and departure sa kada course. So, add na natin lahat ng latitude and departure. So, to check lang. So, kasi in-add ko na siya. Okay, we have a negative 0.2024 and 0.3161. Lahat positive. But, let's check pa rin sa calculate yung sum of latitudes and departure. Considering their signs. For latitude, negative 37.2398 plus 53.00163 minus 204.0053 minus 42.7249 plus 230.7513. Okay. So, yan ang total niya. Negative 0.2024 for the departure, 207.3159 minus 180.1822 plus 33.2548 plus 293.0175 plus 61.5419 equals to 0.3161. So, yan na. Tapos na tayo sa step 3. Step 4. Step 4, determine the error of closure and accuracy. For the error of closure, okay, Pythagorean theorem lang siya. Error of closure is equals to the square root of the sum of latitude square plus the sum of departure. Okay. Square lang. Square root of negative 0.2024 meter square plus 0.3161 meter square. Then, take the square root. Makuha na ang error of closure. Negative 0.2024 square plus 0.3161 square equals to 0.3753. 0.3753 meters. That's the error of closure. Yan yung difference between the starting station and yung supposedly location ng final station mo na babalik lang din naman dun sa first station mo. So, hindi siya nag-coincide. Kaya, yan yung ating error of closure. To compute the accuracy naman, accuracy, may formula tayo na 1 is 2 perimeter over the error of closure. So, ang accuracy pwedeng nasa ratio tayo or pwedeng nasa fraction din yung representation natin.
So, gamitin natin yung ratio. And, don't forget to round off to nearest hundredths. Ang perimeter natin, sum of the length for each course, yung distance sa kada course, which is 1,140.085 meters. So, 1 is 2 perimeter, 1,140.085. Sorry, 0.85 meters over error of closure na 0.3753 meter. Ground off tayo ha. Accuracy is 1 is to 1. So, dito ko na sa baba. 1 is to 4 1140.085 divided by 0.3753 equals to 3037.796. Yeah. 3037.796.796. So yan yung accuracy mo. So by rounding off to the nearest hundredths, we have an accuracy of 1 is to 3,000. Yan. So mas mataas na value dito, mas accurate yung pagkasukat mo. The lesser the value for the accuracy, okay, sa ratio ng ating accuracy ay mas less accurate siya. So, doon na tayo sa sunod na step na kung saan hahanapin na natin yung correction for latitude and departure for each course. And after determining the correction for the latitude and departure, i-adjust na natin siya. So, may dalawa tayong solution na gagamitin. We use compass rule and the transit rule. So, let's solve. Using compass rule, we have a formula of correction for latitude is equals to the negative sum of latitudes divided by the perimeter times the length for that particular course. For the correction for departure equals to negative sum of departures over the perimeter times the length for that course. So, ang sum of latitudes natin, ito yon, negative 0.2024 kapag inadd natin lahat ng latitude, and sum of departures itong 0.3161. So let's compute. For the correction for course AB, for course AB latitude, we have negative, ang ating sum of latitude is negative 0.2024 times L natin 210.634 meters. So, divided by, so consistent naman tayo sa unit na meters, kaya hindi ko na lang ilalagay. Okay, divided by perimeter is 1140.085 meters. Course AB departure, okay, negative 0.3161 meters times 210.634 divided by 1140.085 meters. So, isurret ko muna lahat ng ano natin na solution
for course B, C, latitude equals to negative -0.2024 times yung length dun sa course BC 187.820 meters divided by 1140.085 course correction for BC departure is equals to negative 0.3161 meters and 187.820 meters over 1140.085. So, dilagyan na lang. Next. C for CD. Latitude. Latitude correction, negative 2024 meters. Sunod ay 206.698 meters divided by 1140.085. Next, for departure. Departure, negative 0.3161 206.698 over 1140.085 meters. DE naman, latitude. Negative 0.2024 times 296.116 over 1140.085. Ito ilalagay yung correction for DE, departure. For departure, negative 0.3161 and 296.116 divided by 1140.085 equals correction for EA latitude is equals to negative 0.2024 last is 238.817 over 1140.085 last departure. Departure natin negative 0.3161 times 238.817 divided by 1140.085. So yan ang mga solution natin para sa latitude and departure corrections using compass rule. So compute na natin gamit ang calcul natin. So lahat muna ng latitude ang kukompute ko para madali. So para mas madali, magsasubstitute na lang tayo. Negative 0.2024, diba sa lahat ng latitude, okay, ang mapapalitan lang naman ay yung length. So mag-assign na lang tayo ng let's say A and 1140.085. Okay. Para isahan na ang pag-compute natin, magdadagdag ako ng equation para sa departure. Diba ito yung solution? 0.3161. So, naglagay lang ako ng ng colon. Okay, ano bang tawag dyan?
semicolon ba yun? Ay, hindi. Basta ganyan na symbol, which means that dalawa ang isosolve mo sa isang computan. 0.3161 times B. A din, A. Kasi yan yung A. Yan yung length. Length natin sa kada course. So, yan ang equations natin for latitude and departure. Gagawin natin, kakalculate natin siya. Okay, using yung length sa table. Sige, zoom in. At compute natin yung correction for latitude and departure. So, dito ko muna, dito ko muna siya isusulat sa ating solution dito. Okay? So, calculate natin, ang A natin, o yung isa-substitute natin para sa L is 210.634. Enter. So, yan ang answers sa latitude. Positive. Positive. .0374. Gawin natin apat na decimal places. 0.0374 equals to, okay, pag in-equal mo lang yan, yung sa departure naman lalabas. Negative 0.0584. So, yung may feature na ganyan lang, usually yung sa 991 ES at 570 ES. Okay. Yung iba, di ko lang sure. Equals ulit, tatanungin ko ulit ng sa substitute natin. Kaya, 187.820. Yan, para sa latitude, 0.0333. Ito naman ay equals negative 0.0521. Negative 0.0521. Lagay na rin kaya natin dito para 0.0374. Negative 0.0584. 0.0333 negative 0.0521. Next, dun naman sa CD. Ang length is 206.698. Yan. 0.0367. And sunod, departure, negative. Negative 0.0573. So, nakameter naman yan lahat. Hindi ko na lang nilagay yung mga units. Next. Sige, sulat natin. 0.0367 at 0.0573. Next. 296.116. Enter. 0.0526. And for departure, negative
negative 0.0821. Okay, 0.0526, 0. negative, lahat to negative, negative, negative 0821. Next, yung pang last equals to, ito yung length 238.817. Okay, or kung ayaw nyong gamitin itong calculator solution ko, just ano, directly type the solution sa inyong calculator para di kayo malito. So ginawa ko lang to para mas mapadali yung pag-solve natin at pagsulat ng sagot. Okay, 0.0424, 0.0424, and next negative 0.0662. Yun, substitute 0.0424 and negative 0.0662. So yan na, kompleto na natin yung correction for latitude and departure using a compass rule. So to check if we have the corrections for latitude and departure, we take the sum of all the latitude, the correction for latitudes. So add natin lahat, 0.0374 plus 0.0333, 0.0367, 0.0526, 0.0424. So always double check your answers. So yun, nagmatch 2024. Positive nga lang kasi correction na siya. Dapat opposite the sign of the error. 0.2024. For the departure of negative 0.05521, 0.0573. Okay, 0.0821, 0.0662. Yan. Okay, correct. Negative 0.3161. So, doon pa lang, nalaman na natin na tama yung corrections natin. And we can proceed now to adjusting the latitudes and departure. So, simply add the correction. Okay. So, i-add lang natin. Calculate na lang natin yan. Add natin, negative 37, okay, 0.2398 for the adjusted latitude natin. Plus 0.374. 0.374. Okay, 0.374 equals to negative 37.2024. 2024. Next, masunod naman 53.0163 plus 0.0333. Okay, 53.0496, positive, 53.0496. Next, negative 204, sorry, skip, negative 204.0053 plus 0.0367. Yun. Negative 203.9686.
then negative 42.7249 plus 0.526. Negative 42.6723. Next, yan na 230.7513 plus 0.0424 230.7937. Tapos na tayo sa adjustment ng latitude. Departure naman ang i-adjust natin. Negative 207.3159 minus 0.0584. Negative 204.3743. Next. Departure 180.1822 minus 0.0521. Okay. 180.1301. Next. It's negative. I think it's negative. Oh, mali. Hindi natin na-type na negative ang departure. So, mali to. Okay. Negative 180.2343. So, mamali ka lang ng isa dito. Talagang mali na lahat. Okay. Apektado lahat ng data mo pag nagkamali ka sa isa. Sunod, 33.2548. Minus 0.0573. Okay. Positive 0.1975. Next. 293 positive 0.0175 minus 0.0821. Okay. 292.9354. Next. 230.7513 minus 0.0662. 230.6851. Again, let's check again if our adjusted latitude and departures are correct by determining the total latitudes and departures that are adjusted. So, add natin lahat ng latitude. 0.2024 plus 53.0496 minus 203.9686 minus 42.6723 plus 230.7937. Yun, dapat 0 siya. Close na dapat. So, kapag na-close na, yung sum of latitudes natin dapat 0. Dapat ganun din sa departure. Dapat 0 din siya. 0.3743. Okay. Minus 180.2343 plus 33.1875 plus 292.9354 plus 230.6851. May mali tayong na-type. Okay. Double check. May mali lang yan na konti. Ayan. 292.
So double check. Ganun lang yan. Negative 180, positive 33.1975 plus 292.9354 and positive. Okay. Enter. So may mali tayo dito sa ano. So double check lang natin. So napag-alaman ko na may mali tayo dito sa una. Ito. Okay, mali to. And base pa lang sa values ng yung departure natin at yung adjusted departure, dapat magkalapit lang kasi konti lang naman yung kinorek natin. So ito, di ba, yung departure dyan, mali yung na-add ko dito. Sorry. So yun, alin pa ang malayo? Wala na. So ganun lang. So ganun lang ang pag-correct natin. Ito, mali yung nagamit ko, dapat negative 207.3159 minus 0.0584. Okay? Kasi correction dapat sa departure ang gamitin natin. Ayun. Yan na. Negative 207.3743. Na naman sa isa. Okay? The departure is 61.5419 and subtract natin yung 0.0662. Okay. 61.4757. Positive. Okay, add na natin. Check ulit. So, ganun lang sa pag-check. Talagang meron tayong namamali o nakakalimutan. Or mali lang yung na-kopya mo sa calcu. Kaya mahalaga na lagi nating i-check yung sum of all latitudes and departure. Okay? 1975, 292.9354, and positive 61.4757. I hope zero na. Yes, zero na. So, correct. Tama na yung ating latitude and departure. Yan na ang correct value. So, after determining the latitude departure, okay, pakita ko lang yung summary ng ating table. Ngayon, pag transit rule naman, diba dun sa formula natin for the transit rule, for the correction, for the latitude, this equals to the negative sum of latitudes, which is this one, over the sum of the absolute values of latitude times n. Okay? It's latitude, sorry. So the latitude for that particular course. Departure naman, negative sum of departure over sum of departures, okay, absolute value of departures, then to be multiplied by the departure for that course. So dito, hindi na natin sasagutan lahat, but I will just show you the solution for course A, B. So kailangan meron na tayong sum of latitude, which is this one, at sum of absolute value, okay, of latitudes. So sum of departures, absolute value. So lahat lang naman natin gagawing positive. Okay? Lahat lang natin gawing positive ang latitude. 37.2398, 53.0163, negative 204.0053, minus 42.7249, plus 230.7513. Okay, 74.2772.
Wait. Lahat positive na ba yan? Ah, nilagyan ko ng negative. Sorry. Sasabi ko pa lang na positive lahat. Ayan. 567.7376. 567.7376 meters. For the sum of departures, lahat positive ulit. 27.3159 plus 180.1822 plus 33.2548 plus 293.0175 plus 61.5419 775.3123 meters. Okay. Kunin na natin yung latitude. Correction. Negative. Negative 0.2024. Divided by the sum of the absolute values of latitude 567 point, okay, 0.7376. Double check nga natin kung 567 talaga. Not positive. Okay, tama. 567 na. And multiply natin siya sa latitude nung course na yon, which is this one. Okay? Ito. 37.2398. Okay. Also, take the absolute value also of that course. Okay? The latitude and departure for that course. Okay, ito positive 2. So, compute, we have positive 0.2024 times 37.2398 divided by 567.7376. Okay, so 0.01328 or 133. So ganun na departure, ganun din absolute value din natin ito, ito, and yung sum of departures, which is this one. Okay. Negative 0.3161 times absolute value nung departure niya na 207.3159 divided by departures 775.3123 meters. So ganun lang. Discover nyo na lang yung solution sa using transit rule. Kasi halos ganun din, may pattern na rin siya na susundin nyo na lang. So sa ano ngayon, sa example natin ngayon, we will use compass rule sa pag-determine ng adjustment ng latitude and departure. So, ito na ngayon yung na-solve natin kanina using compass rule. Adjusted latitudes and departure. We are now ready to determine the coordinates for each station. So, kailangan lang natin yung adjusted latitude. Kung hahanapin natin yung sa station B, since given na yung stationing coordinates ng station A, we will use the latitude for the course A to B para mahanap natin yung coordinates ng B. Kaya, yung coordinates ng A, ia-add lang natin yung nakuha nating adjusted latitude and departure dun sa coordinates ng A. So, ang latitude para sa northings, ang departure para sa eastings. Kaya, add na natin using our calculator. Latitude.
So meron tayong northings na 857, a-add lang natin. Just sa latitude niya, -37.2024. So itong value na to para to sa course AB. Hanapin natin yung sa B, kaya papuntang B, dapat yung latitude dun sa course AB ang kunin natin. Okay. 819.7976. Yan. For Eastings, 207.3743. Sorry. Eastings, 1371. Eastings ng A. Minus yung departure na 207.3743. 1163.9757. Okay, next. Kukunin naman natin yung northings at eastings ng station C. So, kailangan na natin ang northings and eastings ng station B at ia-add natin yung latitude and departure nitong course BC. So, nakuha na natin yung northings and eastings. Dadagdagan na lang natin. Okay. Minus. So, ginamit ko muna yung eastings ng ano, kasi meron na dito sa ano natin. Minus departure para sa eastings. Sige, tuloy. Para sa northings tuloy, we have 819.7976 plus 53.0496 872.8742. Okay, for the eastings we have 1163.99757. I-add naman ulit natin, minus 180.2343 983.9983.747414. Ng station D, ito, kailangan naman natin latitude and departure ng course CD. So, 872.8472, yan yung northings and eastings ng station C. Minus 203.9686. Okay. 668. 668.8786. Station E naman. Station E. Okay. 668.8786 minus 42.6723. 626.2063. Next, eastings ng station E, 0.9389 plus 292.9354. Yan, 1309.8743. Ngayon, to check if your coordinates are correct using the adjusted latitude and departure, dapat kapag hinanap ulit natin yung
Norting at Eastings ng Station A dapat parehas dun sa given natin na Nortings and Eastings yung kanyang coordinates. Sige. Check natin. 1371.35. So yun, tama. Nakuha natin yung original na coordinates ng Station A. So, correct na yung ating na-correct na natin yung ating close traverse na erroneous. May error sa interior angles, may error din sa kanyang latitudes and departures. So, lahat yan dapat natin correct in order for us to determine the coordinates for each station. And, yun nga, naitama na natin yung ating traverse. So, that ends our first part for this lecture, traverse. So, meron pa tayong part 2 sa lecture na to where we will determine the area and as well as if there are omitted measurements. Kailangan natin ma-determine yung possible bearing and distance for that particular course. So, thank you for watching. God bless.